Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga kababayan ko dyan sa buong mundo. Nandito po ako ngayon, gagawa ng gagawa, eh no? I'm gonna show you how to make my homemade deodorant. Ano siya, all natural ba? Ewan kung all natural to, ah. Kasi ito, ano eh. Itong mga ingredients ko kasi ano eh. Most of them are organic. Oils, oily oils. Special oils and blends. So, yun lang. Gusto ko lang i-show siya inyo. Kasi ito, i-show. Did I not? Bakit ganun? No? Pag nagsasata ako ng show, lagi ako nabubulol. Anyway, I wanna show you what kind of deodorant I use. Okay? Kasi ano, masyadong sensitive ang ano ko, underarm ko. So, I try not to use commercial deodorants like Dove or Secret or anything like that. Di ako magamit ng mga ganun. Kasi nai-irritate yung ano ko, yung underarm ko. Kahit nasabihin mong ano, yung organic na deodorant na binibili ko, yung mga all natural, nagkakaroon ako ng ano, ng problema sa kilikili ko. So, nagtalagang nag-search ako na nag-search sa online. Tapos nga nakita ko tong, itong recipe na to. Kasi before, yung ginagamit ko is with baking soda. Pero talagang grabe na irritate yung underarm ko. So ngayon, ay gusto kong ibahin yung ano yung formula, yung mga ingredients. Well, actually isa lang iniba ko. Instead of baking soda, I'm gonna use this arrowroot powder. So there you go. It's from Red Mill, Bob's Red Mill. Nabili ko siya sa ano sa Nature's Emporium, which it's all organic or natural, you know, stores, yung mga ganun. So anyway, ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga ingredients ko, okay? So I wanna show you my ingredients. I'll be right back. You're gonna see me later. 2, 1, go! Now, papakita ko naman po ngayon sa inyo yung mga recipe ko, yung mga ano ko, yung mga ginagamit ko para dito sa ano ko, sa homemade na deodorant ko, okay? Ngayon, meron akong half a cup. Half a cup siya. Yan, half a cup. Ito, pinalambot ko ng coconut oil. Half a cup din. Okay? Half a cup. Okay? Ito, para dito sa ano ko. Sa arrowroot starch / flour. Okay? Half a cup. Tapos, itong ano ko, refined coconut oil. Nakita nyo? Organic. Pwede kayong bumili ng kahit anong coconut oil, okay? But, I use this one, okay? Kasi yung ano ko, yung isa kong coconut bottle, ubos na. So, kung makakita kayo ng refined coconut oil, okay? Mas magandang ano, mas maganda siyang, o kaya organic, mas maganda siyang ipang ano, ipang added sa recipe. Tapos, ito naman is lemongrass. Ayan, makikita nyo. Nakalimutan ko lang yung presyo nito mga to ah. Pero ito at alam ko at hindi ko rin alam. Ito is tangerine, okay? Oil din siya, oil. Tapos ito naman is Jason tea tree oil. Pure oil sila ha, puro pure oil. It's 100% oil. 100% pure. Ha, nakikita niyo? Yan, so tea tree oil. Ngayon, ito naman lalagay ko diyan yung ano ko, yung homemade deodorant ko. Okay? So, ngayon, ilagay ko na dito yung ano, yung 20 drops na lemon at saka 5 drops na tangerine. Okay? 20 drops of lemon and 5 drops of tangerine. Drops lang, ha? Tapos ito, 18 drops, pero dapat talaga, ano siya, 40. Pero kinap ko siya. So, 18, 19, 20. Okay? Ayan, example ko sa inyo. Ito, ano to? $5.99 sa Winners. So, dati kong pinagtatrabohan. $5.99 siya. At yung ano, iba, hindi ko alam kung magkano siya. Pero alam ko, mura lang siya. Hindi siya gaano kamahal. Mas mahal yung lavender. Anyway, I'm gonna open this now. So, kailangan ko ng half a cup. Okay? Ito yung... yung bowl ko, may tumatawag, sorry. Okay.
Okay, balik po tayo. Sorry po na putol. Kasi tumawag yung nanay ko galing sa ano eh. Tumawag ano, long distance, Pilipinas. So, balik tayo yun. Nakuha nyo na yung mga recipe ko tungkol sa coconut oil, sa mga oils, mga, you know, itong mga oil na tea tree oil, tangerine, at saka lemon. Ano nga pala, pinalambot ko na yung, malambot na kasi ano yung coconut. Tapos yung lemon and tawag dito, tangerine. Tapos, peppermint. 20 drops. 20 drops. Ito, ganun din. 20 drops. Tama nga ba? 20 drops o 10 drops lang? Sandali, tama. I think 10 drops lang to. Nakalimutan ko na tuloy. 15 drops? Yeah, 15 drops. Sorry. Kasi, dapat ito 40. Tapos ito, dapat, ano, 10. Pero dahil minix ko yung lemon at saka yung tangerine, kaya siya naging 20. So, 15 na lemon drops at saka 5 na lemon, ay, na tangerine drops. Sorry, ah. Nalilito ako. Marami ako ngayon nasa isip ko kasi tumawag nanay ko. Ngayon, lalagay ko naman yung half a cup na arrowroot starch. Ayan. Oh, kita niyo ba? Ito, hindi ko pa ito nasubukan. First time ko itong susubukan. Pero, nasubukan ko na yung sarili kong homemade, ano, homemade recipe ng, tawag dito ng, okay lang yan. Okay, yan, hapa-kapa. Hapa-kap na, ng, arrowroot starch. Ayan, nagkalap na siya. O, diba? Okay lang yan, lilinisin natin yan. Ngayon, diba, ilalagay ngayon natin yung ano, yung oil, okay? Ayan, yung oil. Yung coconut oil, ayan. There you go. That's what we're gonna do. And then, we mix them together. Mix them together. Until you see like it's a paste. Alam niyo yung para siyang ano, tawag dito, parang gooey. Parang glue, pero hindi glue. Mayroong tawag sa atin nun eh. Excuse me, mayroong tawag nun sa atin eh. Nakalimutan ko lang. Yung pinampapasta natin sa mga ano, mga sticker sa ano, sa mga puno, o kaya sa pader. Nakalimutan ko lang siya. Pero, yan, paste. Nakikita niyo? Di ba nakikita niyo na siya? Mabuti na. O, ayan. Pwede nyo itong i-double, ah. Pwede nyo, ano, gumawa kayo ng mas maraming, ano, batch. Pero kasi ako, eto kasi, tama lang to sa akin. Kasi, konti lang naman ilalagay mo sa underarm mo, eh. Okay? After you do this and make a paste, like that, you drop your peppermint. No, sorry. Peppermint. Tea tree oil. Okay. There you go. That's 20 drops. And this one is lemon and tangerine. 20 drops din. Ayan. Okay. Tapos mix again. Ganun lang. Tapos, pwede nyo i-ring itong i-double. Pag dinouble nyo yung recipe, kailangan i-double nyo rin to. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Don't forget to double the things. When you double the recipe, double the oils that you're using. Okay? You can use any kind of oil. Okay? You can use lavender. You can use pumpkin spice. Orange. And peppermint. Ganun, yung mga essential oils. Kaya ako ito nilagay, itong tree tree oils, antibacterial, anti-fungal. Ito. So, kaya ako siya nilagay. Okay? Like I said, it doesn't have a baking soda. So, ngayon, pagkatapos natin siyang i-mix, right? Yan, i-mix na natin, di ba?
ilagay na natin siya sa ano, sa dapat mong paglalagyan. Itong paglalagyan kasi lalagay ko siya sa freezer. Kung gusto niyo maging hardened siya, like a deodorant, stick deodorant, put it in a freezer. Para ano, tumigas siya. Okay? Ayan. Yan lang. Tapos-tapos na. Ganun lang. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali ang homemade. Okay, so don't forget ha. Coconut oil, lemongrass, tangerine oil, and tea tree oil. And then, cover that and put in a freezer. That's it. And of course, don't forget your arrowroot starch. Okay? That's it. That's all I'm gonna share with you today. And, hold on. I will come back in a second. Okay? Because my husband is busy doing something. I asked him for his assistant. Okay, so yun lang po ngayong araw na ito. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan. Okay? Yung mga recipe. Kasi kailangan ko i-cut off. Kaya babalik ko ulit. So, ito na yung ano ko. Yung deodorant ko. Ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko ngayon ng pangalan kasi baka mamaya magamit nila pag nasa freezer. So, I'm gonna put ayan, Jojo's deodorant. Lagyan nyo ng ano para hindi sila ma-mistaken na pagkain siya pag nilagay nyo sa freezer. Kahit mga 1 hour nyo lang ilagay, okay na. Okay, so I'm gonna put this in a freezer. We have no room, of course. So I'm gonna make room. Hopefully, okay, so there you go. Yun lang po mga, ano, mga kababayan ko dyan. Sana nagustuhan nyo itong topic ko tungkol sa paggawa ng sarili mong deodorant. Wala namang masama kung itatry mo. Like I said, diba, parati kang inuulit. No harm on trying something new. Kung tatalab sa inyo o epekto sa inyo, hindi gawin nyo. Kung hindi naman tatalab, i-disregard, diba? Ang dami nyo pang recipe. Ito naman, pwede nyo gawing starch. At least organic siya, diba? Ito mga essential oil, ilagay nyo sa ano nyo. Pag nagbaba kayo, diba? Pag nagpunta kayo ng not shower. But if you're having a bath, you can use all these essential oils. O, diba? Walang mawawala. Ito rin, ganito. Coconut oil, you can use it as a lotion. And there's no harm on having them. You can use it for cooking, for, you know, as long as you use a different, you know, spoon, right? And you don't see me, you know, hindi mo naman ako nakita na gumamit ako ng ibang spoon, so that's okay. It's still clean. You can use this with other things. Kung hindi yung epekto sa inyo yung deodorant, that's fine. Don't worry about it. Disregard it, and you can use, like I said, you can use this again, recipes, or not the recipes, but the ingredients that I put in different kinds of things, right? So, yun lang po. Ulit, marami po salamat sa pagtangkilip niyo sa akin. At, hope to see you tomorrow. No, hindi. Magkikita talaga tayo bukas. And please subscribe and comment and like this video. That's it. Again, thank you so much. Bye-bye. God bless. Good morning. Sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa buong mundo. Anyway, good morning po. Nandito po ako ngayon. Ayan. Nadja, come here, baby girl. Aking aso. Ayan siya. Ini-snub pa rin niya ako. Honey, come here. High five. Oh, ganyan siya. Ganyan. Lagi siyang ganyan. Oh, mabibi. Tingnan niyo yung pink eye niya. Nakikita niyo yung pink eye niya. Naku. Maraming problema tong aso ko. Parang ako eh. Kaya siguro in-adopt ko to eh. Kasi maraming problema sa mundo. Marami kayong problema sa health namin. Yung health niya, hindi rin maganda. Yung health ko, hindi rin maganda. So, ganun. Pinagsama kami ng Diyos. O, diba? Bonggalicious. Diba? Kaya siguro meant to be. No, baby girl. Hindi ako binigyan ng anak na babae ng Diyos. Binigyan naman ako ng asong babae. No, baby girl. No, baby girl. Where's my baby girl? Where's my baby girl? Oh, baby. Oh, baby girl. Oh, baby. Ayan siya.
Ayan. Anyway. Mamaya ulit. No, bebe. No, baby girl. No. Ano ko? Ano ko? Ang ganda-ganda naman ng anak ko. No, baby girl. No. Ano? Ano? Mwah, mwah. Sige, mamaya ulit. Bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Hello po. Good morning po. Nandito na naman po ako. Anyway, kung makikita niyo mamaya sa vlog ko, kaliligo ko pa lang. Kung makikita niyo sa mamaya sa vlog ko, meron akong in-upload kahapon na homemade deodorant na ginagamit ko. Ako mismo ang gumagawa ng sarili kong deodorant. Kasi, kung makikita nyo, ewan ko kung makikita nyo siya. Kung makikita nyo yung kilikili ko, ayan o. Oh. Ayan. Nangitim siya sa ano, nangitim siya sa baking soda. Kasi yung, minsan yung mga deodorant natin na ginagamit, may baking soda. At saka, kaya hindi ako magamit ng commercial, pati ng commercial na product ng ano, ng deodorant. Kasi, meron silang yung mga anti-perspirant. Kung ano-ano yung ano nila, yung ingredients nila, hindi maganda, di ba? Effect ng Alzheimer, may effect ng cancer, breast cancer, and other, you know, diseases, di ba? So, hindi ako gumagamit mga ganun. Saka allergic ako kasi nga sabi ko sa inyo, di ba? Sensitive yung ano ko, skin ko. So, anyway, di ba kahapon gumawa ako, ayan na siya. Matigas siya, galing siya sa freezer. So anyway, papakita ko sa inyo kung paano ko pinapahid. Tingnan nyo, ang itim-itim, ang pangit-pangit, diba? Ang uso dito sa Canada, ang hindi uso dito sa Canada pala, is yung magpaputi, pero uso dito yung malinis yung ano, kilikili, maputi, maganda. Siguro kasi iba lang talaga yung lahi natin. Ewan ko, hindi ko rin alam. Sorry, hindi ko alam. Baka mali ako, I don't know. Anyway, kukuha ko, ayan o, ganyan lang siya. Ayan ah. Papahid nyo siya ngayon ganyan. Ayan. Ganyan lang siya. Ganyan. Pahid yung ganyan. Makikita nyo po. Sana nakikita nyo. Ayan lang. Oh, ganyan. Tapos yung isa rin. Napakabango. Oh, ayan ah. Ayan ah. Ganyan lang. A little goes a long way. Yun lang kasabihan, di ba? Konti lang pero ano, maganda ang ano. Maganda ang saka masarap siya sa kilikili, yung para bang soft. Napaka-soft niya. Yan. Ganyan. Ayan siya. Ganyan lang. Oh, di ba? Papahid mo lang siya. Ayan, amoy na amoy mo yung ano, yung mga essential oil, mga essential oil siya. Amoy na amoy mo siya. So, yun lang. So, pinapakita ko lang po sa inyo kung ano aking ginagamit sa aking kilikili. Para malaman nyo. Tapos, ano, i-review ko to ha. Kasi, yung dati kong ginagamit may baking soda eh. Which I, nakita, natatandaan nyo po yung maliit na canister can. Na sabi ko, ito yung deodorant na ginagamit ko. May baking soda yun. Doon ako nagkaroon ng problem. Ayan o, ayan. So, iniiba ko ngayon yung ano ko, yung deodorant ko. Iniiba ko siya. Iniiba ko yung ano, recipe. Pero ganun pa rin, may coconut oil pa rin, meron pa rin mga essential oils, wala nga lang baking soda, ang ginamit ko is arrowroot. So yun lang po, gusto ko lang pong ano, i-share sa inyo yung bagay na yun. So mamaya, pag nakita nyo yung vlog ko, mapanood nyo yung vlog ko, yun yung kahapong binalag, kasi matagal-tagal siya eh, hindi siya magkakasya sa YouTube, kakaroon naman ako ng problema. Tapos isasama ko naman ito, kung paano ko, yun lang, paano ko siya ginamit na yung araw na ito. First time kong ginamit tong deodorant na to. Ayan, ganyan siya. Ayan. See? Ganyan lang siya. Diba? So, there you go. That's it. I have to say goodbye. I hope you have a wonderful day. It's about 1 o'clock here in the afternoon. And Monday ngayon. So, magkita ulit po tayo bukas. Kasi bukas, meron akong gagawin. At meron akong shocker. May shocker news ako. Hindi ko lang kung shocker talaga siya. Siguro ano lang, sa aking mga kabaliwan na ginawa sa aking ano, katawan, papakita ko sa inyo kung anong nangyari. To be continued yan, yun yung mga ano, yung parabang mga telenovela. Parating mayroong to be continued, di ba nakakaasar pa. Oh, bakit naman, oh, hindi mo pininish, hindi ka nagtapos eh, hindi mo pininish.
pininish yung ano, yung ending, di ba? Ganun. So, yun lang po. Gusto ko lang po sa inyong ano, gusto ko lang po sa inyong i-share kung ano aking ginagawa. So, yun na yun. Aso ko tumatahol. Okay. Jasmine, stop barking, please. Thank you so much. I love you. So, yun lang po. Magsusukway na. O, tinan mo ah. Talagang Pilipino-Pilipino gamit na supply eh, di ba? Ganyan tayo. Kahit nasa ibang bansa, anuhin pa rin natin yung ano natin, yung mga trip natin, mga bagay, di ba? Pampur pa rin siya, di ba? Hindi kasi, eto ano, maganda. Kasi nga, di ba, yung buhok ko, hindi siya straight. Hindi ako pinagpala sa straight na buhok. Sa totoo lang kung makaibigan. Nagka-curl siya sa ano, sa ends. Kaya nababaliw ako. Hindi katulad ng mga Pilipina, di ba? May mga straight na talaga yung mga hair nila. Ako hindi eh. So, kailangan ko itong gamitin para straight siya, di ba? Anyway, mahaba-haba na naman ito. Yun lang po. Salamat po ulit sa pagtangkilik. At nga pala, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin at saka nag-comment. Maingay, di ba? Okay lang po yan. Trip natin yan. Parang, di ba, totoong-totoo yung ano, yung pagka-vlog. Natural na natural pag maingay, sabi na nila. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment at subscribe. Huwag niyo po kalimutan mag-comment at like. Salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. And have a wonderful day. And a wonderful night. Yun lang po. Bye-bye. God bless.